Mainit na gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. Ako po si BNK TV at ito po ang aking programa tuwing gabi, mga kababayan ko. Matapos magsalita ng Pangulong Bongbong Marcos kanina, pag-usapan naman natin ngayon dito ang talakayin natin ng isa sa pinaka-mainit na issue sa bansang Pilipinas. Mga kababayan ko, eto po mga kababayan, sabi po ng Manila Trial Court, mga kababayan ko, ng RTC, ang mga CPP, NPA, NDF daw po mga kababayan ay hindi daw po maituturing na terorista! Ha? Hindi ba sila maituturing na mga rebelding grupo na nakakasagupa ng ating gobyerno? Mga kababayan ko, pag-usapan natin ngayon dito sa ating programa ang isa sa mga dapat na malaman ng sambayan ng Pilipino. Mukha at ang kailangan bumalik na mga maestrado na to, mga kababayan. Nagkakaalaman na. Eto, mga kababayan ko, mainit ito. Galing po ito sa source natin. Galing po ito sa News 5, mga kababayan ko. Anyway, shoutout sa kanila. At least dito, mga kababayan ko, nakita ko na balansi magbalita itong si Mr. Julius Babaw. Ha? Galing, ha? At si ang katangkasama niyang anchor. Very balanced nung kanilang ibinalita ito. Kaya painggan natin, mga kababayan ko, ng mabuti at inyo pong malaman sana ang dapat inyong malaman sa panahon na to. Hindi terorista. Yan ang... Eto. Eto mga kababayan, wait lang. Play natin siya. Eto, to. Kailangan may sounds ang inyong marinig. Yan. Hindi. Okay na ba? Eto. Terrorista. Yan ang Eto mga kababayan ko. Mainggan po natin ang mga balitang ito ngayon at mainit na mainit na pinag-uusapan pa. Hindi terorista. Yan ang hatol ng Manila Regional Trial Court Branch 19 sa petisyong nananawagang idiklarang terrorist group ang CPP-NPA. Pero ang Department of Justice never say die pa rin. Iapilaraw nila ang desisyon ng korte. Mayan mga kababayan ko, ha, naibalita to ngayon na ang mga CPP-NPA daw po hindi po maituturing ng mga rebelding grupo. Painggan natin mga kababayan. Sa front line ng balita. Kaya medyo curious ako dito. Eh. Ayan si Mon Guave. Talagang ano mang basihan ng mga to para masabing rebelde ang isang grupo. Taong 2018 na nang ihain ng Department of Justice ang petisyon na ideklarang terrorist organization ang Communist Party of the Philippines, New People's Army. Dahil doyan sa paglapag ng CPP-NPA sa Human Security Act of 2007 na nakalaunan ay napalitan ng Anti-Terrorism Act of 2020. Kasunod din yan ng pagturing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang terrorist organization ang mga rebelding komunista. Ayan, mga kababayan ko. Kahit si Pangulong Duterte nagsasabi na rin na rebelding grupo ang CPP-NPA. Now, mga kababayan ko, pag-usapan natin, mga kababayan, bakit nga ba itinuturing, mga kababayan ko, na dapat na ituring mga rebelding grupo ang mga ito, mga kababayan? Ano nga ba ang basihan ng Korte Suprema upang sabihin na hindi po terorista ang kanila, hindi po rebelding mga grupo ang CPP-NPA? Okay, pag-usapan natin. Uulitin ko lang po, ah. Meron pong classifications ang mga bawat paksa na yan. Number one. Ano po ba yung classification? Magkaiba po ang rebelde at ang activism. Opo, ah, magkaiba po ang NPA at activism. Ang activism po mga kababayan ko is hindi po rebelde. Sila po yung mga nagra-rally sa labas at gumagawa ng ingay sa kalsada, yung mga tuwing sona na ikita nyo, yan po ay masasabi nating mga aktivista. Mga kababayan ko. Ngunit, sabi ko nga, ngunit kapag ikaw ay humawak ka na ng sandata at armas na nakakapaslang ng iyong kapwa, mga kababayan ko, yan po ay maituturing na natin na ikaw ay isang rebelde. At kapag sumanib ka na sa CPP-NPA, NDF, yung pinaaniban ng mga rebelding grupong pumapanik sa bundok, mga kababayan ko, yan po ang magkaibang definisyon ng rebelde at ng mga aktivista. Ang aktivista ay tawang lumalaban sa gobyerno gamit ang kanilang pagrarally placard sa kalsada. Ngunit mga kababayan ko, kung ikaw ay isang aktivista at ikaw ay pumanik, sumama sa mga grupong iyan,
mga kababayan ko, maituturing ka ng kasapi ng isang rebelding grupo. Dahil ikaw ay humahawak ng armas. Ngayon, mga kababayan ko, sa pagpanikba ng mga rebelding ito sa kabundukan at paglaban sa gobyerno, hindi ba ito maituturing na isang mga rebelde? Mga kababayan ko, ito po'y opinion ko lamang, pinagpapauna ko po sa inyo. Mga kababayan ko, Ito po'y ang opinion ko. Para sa akin, mga kababayan ko, once na ikaw ay lumaban sa gobyerno ng pating bansa at iyon tinutuligsa ang ating pamahalaan, maituturing ka na dapat, maituturing kang isang rebelde. Bakit, mga kababayan ko? Eh sino ba naman ang magsasabing hindi mga rebelding grupo o mga teroristang grupo ito? Wala na silang pinagkaiba sa ISIS, mga kababayan, dahil kapwa Pilipino nila ay kanilang binabawian ng buhay. Ngayon, mga kababayan, ito ba ang tama ba yung Manila RTC sa pagbibigay ng definisyon dito sa mga kaliwang grupo na ito? Nako, mga kababayan ko, mukha atang hindi natin hahayaan ito. Dahil ako mismo, sa aking palagay, maituturing nating mga rebelding grupo na ito na lumalaban sa gobyerno na sila ay terorista. Bakit, mga kababayan ko? Nag-aklas sa gobyerno, humawak ng armas, at binabawian at nilalabanan ng mga kapwa nila Pilipino. Bakit po nasabi ngayon ng Manila Regional Trial Court na ang mga rebelde ay hindi maituturing na terorista? Isa po ba itong pagtatakip sa katotohanan na nangyayari ngayon? Isa po ba itong pagtatakip o pananabutahe sa ating gobyerno? Mala, medyo hindi po ito makatarungan para sa akin, mga kababayan. Paano po yung mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay upang ipaalam sa mga kababayan natin, ipagtanggol ang mga kababayan natin sa mga masasamang taong ito? Ito, maliwanag na ibinalita ito, mga kababayan, ha? Ano? Taong 2018, nanangihain ng Department of Justice ang petisyon na ideklarang terrorist organization ang Communist Party of the Philippines, New People's Army. Okay. Narinig nyo, ha? Taong 2018 pa po ito inilalaban ng Pangulong Duterte. Subalit, mga kababayan ko, ang Manila Regional Trial Court ay tila ba atay nagbubulag-bulagan? Aba, mga kababayan ko, tila ba nagbubulag-bulagan sa pagkakataon na to? Paano nyo masasabi yan? Na hindi mga rebelding grupo yan? Hindi mga teroristang grupo yan? Yung mga rebelding grupo si PNPA, anong ginagawa sa mga telecommunication? Nangingikil ng revolutionary tax, mga kababayan. Nanununog ng mga cell sites. Yan ba ay hindi act of terrorism? Mga kababayan ko, para sabihin ko po, ha, ang ginagawa po ng mga CPP-NPA ay ito po ay paglaban sa gobyerno at hindi po ito masasabi natin, mga kababayan ko, na hindi gawain ng isang rebelding grupo sa Pilipinas. Oo! May mga communism sa iba't ibang bansa. Andyan ang China, andyan ang Russia, andyan ang North Korea. Yung mga powerful house na yan, andyan, mga kababayan ko. Subalit, mga kababayan, may hindi naintindihan ata itong mga to. Sino bang mahistrado ang nagsabi na hindi mga rebelding grupo yan? Touch move, kapatid, kung sino man po. Para po sa amin dito, maituturing po natin silang mga rebelde. Sapagkat, kapwa nila Pilipino, ang kanilang nilalabanan at ang nais nilang gawin ay pabagsakin ang pamahalaang gobyerno na meron tayo sa Pilipinas. Yan po ay ginawa ng Pangulong Duterte, nilalaban niya na way back 2016. But right now, mga kababayan ko, tila ba binabaliktad ng isang maestrado ang pagkakataon na to? Buti na lang, ang Department of Justice ay lalaban, mga kababayan ko, ng Secretary Remulla, upang sabihin na ang ginagawa ng mga ito ay act of terrorism sa Pilipinas.